Aasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon, nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at pinagbiling alipin ang di makabayad. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at pinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa isang babaeng nagbibili ng aliw, anupamat nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Inihigaan nila sa tabi na alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nagiinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreo, mga taong sintatangkad ng punong sedro at singtitigas ng punong ensina na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Kaya pinahihirapan ko kayo gaya ng kariton na di malakalakad sa bigat ng dala.
hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati ang matitipuno at di maililigtas ng mga kawal maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makakaligtas ang muling tumakbo, at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pansinin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung sinong mapangapid, siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin, sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Kaya ngayon'y dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahan magliligtas sa hilahil. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay andog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Aking namang ililigtas ang lahat na masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang iskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ng mga ipon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matutulugan o mapagpapahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon,
maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubayan mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin yung tungkol sa pagsunod sa ating Panginoon. At ang bagay na ito ay malamang pamilyar sa ating lahat. Pero again, pinapaalala sa atin, ano bang ibig sabihin ng pagsunod sa ating Panginoon? Alam niyo ba yung mga unggoy kapag hinuhuli yan, kumukuha yung mga nanguhuli ng bao tapos bubutasan. And then lalagyan ng saging o di kaya ng mga nuts, ng mga mani doon sa loob. At pagka nilagay ng unggoy yung kamay niya doon sa loob, hindi na magkakasya yung kamay niya papalabas. Kaya ang nangyayari, nahuhuli na siya. Pero ang dapat niya lang naman talagang gawin ay bitawan para makalaya siya. Pero syempre, hindi niya gagawin yun dahil unggoy siya. Pero sa ating mga tao, lalong-lalo tayo mga Kristiyano, para magkaroon tayo ng kalayaan na tunay, kalayaang makasunod sa ating Panginoon, maraming mga bagay ang kailangan nating bitawan. Kasi yung mga bagay na yon, yun yung pumipigil para makasunod tayo ng tuluyan sa ating Panginoon. Kadalasan, sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, maraming beses siya ang tumawag. Tinawag niya si Pedro para sumunod sa kanya. Tinawag niya si Juan, si Santiago, si Bartolome. Pero sa ating pagbasa ngayon, narinig natin kung papaanong nagbo-volunteer ang isang eskriba at isang alagad para makasunod sa kanya. Ibig sabihin, ang pagtawag ng Panginoon ay hindi lamang biyaya, kundi responsibilidad at desisyon. Narinig natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, sinabi doon ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Ibig sabihin, sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, hindi naman talaga sa atin ang galing yung desisyon na yon, pero siya ang pumili sa atin. But then, sinasabi ng ating pagbasa ngayon na hindi lang siya ang nagdesisyon na piliin tayo. Tayo din ang nagdedesisyon para sumunod sa kanya. Katulad nung dalawang tao sa ating ebanghelyo. Na unang-una, ang pagsunod sa ating Panginoon ay desisyon. Desisyon na buong-buo. At ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang dala ng emosyon. Hindi lang dahil gusto natin ngayon, susunod tayo, bukas hindi na. Ang pagsunod sa Panginoon ay desisyon at commitment. At kadalasan, dito tayo nadadali. Minsan kasi madaling sumunod sa Panginoon kapag ka madali ang buhay natin. Minsan madaling sumunod sa Panginoon kapag ka masaya tayo. Pero kapag ka dumadating na yung pagsubok, kapag ka dumadating na na kailangan nating panindigan ang ating pananampalataya, doon humihirap sumunod sa Panginoon. Dahil ang pagsunod sa Panginoon, bukod sa pagiging desisyon na buong-buo, ang pagsunod din ay pakikinig. Pakikinig sa Panginoon. At pinapakita sa atin ang ating unang pagbasa
ang kawalang pakinig ng bayan ng Israel. Ang Diyos, narinig natin sa ating unang pagbasa, sabi nga, di ba, God is a God of second chances. Sa kaso ng mga Israelita, sa ating unang pagbasa, paulit-ulit na silang pinagbibigyan ng Panginoon. Paulit-ulit na silang pinapatawad. Pero narinig natin, paulit-ulit silang nagkakasala, paulit-ulit na kung ano-ano ang ginagawa na kawalang katurungan sa kanilang kapwa. In other words, hindi na nakikinig sa Panginoon. At ano yung magiging bunga? Sila ay parurusahan ng Diyos. Pero ang totoo niyan, magkakaroon lang talaga ng bunga ang kanilang pagsuway, hindi dahil sa gusto silang parusahan ng Diyos, pakikinig. At minsan, mahirap makinig para sumunod sa ating Panginoon. At pangatlo, ang pagsunod sa Diyos ay pagbibigay ng ating buhay. Pagbibigay ng ating buhay. Ang pagsunod sa Diyos, hindi lamang dahil gusto natin o dahil maluwag sa atin, dahil convenient sa atin. Pero ang pagsunod sa Diyos ay pagbibigay buhay. At pag nagbibigay tayo ng buhay, may kailangan tayong iwan. At kadalasan, ang kailangan nating iwan ay yung mga masasamang gawain natin, yung mga kasalanan natin. Kaya kung susuriin natin sa buhay natin ngayon, katulad ng isang unggoy, ano kaya yung mga bagay na mahirap nating bitawan? Ano kaya yung mga bagay na mahirap iwan para tuluyan nating sundan ang ating Panginoon? At aaminin natin, hindi lahat ng bagay madaling bitawan. Dahil hindi lahat ng kasalanan madaling iwan. Maraming pagkakataon, mas gusto nating hawakan na lang ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Maraming pagkakataon, mas gusto nating hawakan yung mga bagay na pumipigil sa atin para sundin ang Panginoon. Pero pinapaalalahanan tayo ngayong araw dahil tayo ay tinawag ng ating Panginoon para sundan siya. Pero hindi doon natatapos yon, dahil meron tayong responsibilidad at desisyon na sundan siya. At sa ating pagdedesisyon na sundan ang ating Panginoon, magdesisyon din tayo na makinig sa kanyang mga utos. At habang nakikinig tayo at sinusunod ang kanyang utos, pagtiisan natin, pagtiyagaan natin, nabitawan ang mga bagay na pumipigil sa atin. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng buo at tunay na kalayaan para sundin ang ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama, kung saan naroon ang Kanyang anak na nauna sa atin at tumatawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig sa biyaya sa pagtanggap sa pagtawag na ito. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at iyong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw, naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay.
Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na kasakasama natin si Kristo, ang ating pinuno at pinapasa ng ating mga suliranin. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Yaong mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Diyos Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alat na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas, ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to
save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant, and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my Lord. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na July 4, 2024, Huwebes, sa ganap ng ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo, kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw lang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.